Napakaganda ng kwentong ito ng kahugot nating si Gabina. Pero sana ay matutukan yung mabuti mga kahugot sapagkat napakalawak ng kwento pero napagkasya niya sa 7,000 words. Kaya naman parang there's something na mapapansin nyo and I want you to listen carefully or attentively and then at the end of the story, please paki-comment ang inyong napansin tungkol sa kwentong ito ng kahugot natin si Gabina, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay. Ako po si Gabina, tubong La Carlota City, Negros Occidental. August 2020, kasagsagan ng pandemic ay nakulong si Papa Vic. Ngunit hindi ko lubos na naramdaman ang kalayaang matagal ko nang inaasam at pinapangarap dahil bawal ang basta-basta lumabas ng panahong yun. Isang taon pang dumaan, August 2021, noong magsimula kong tamasahin ng kalayaang yon noong tuluyan na akong makaalis sa aming lugar at makapagtrabaho sa aming syudad noong una. Pero kalaunan ay lumipat kami sa syudad ng Bacolod para sa aking anak na si Tino at dalawang kapatid ko sa ina na sina Marceli at Pita. Sa totoo lang, napakalawak ng kwento ng buhay ko, Kuya Bono, at parang mahihirapan akong pagkasyahin ito sa maximum na 7,000 words para lang mabasa mo ito sa alinman sa mga channels mo. Gayunpaman ay sisikapin kong maibuod ito dahil una sa lahat, isa ako sa mga masugid mong taga-subaybay simula pa noong pandemic. Hanggang ngayong masasabi kong nakaahon na ako mula sa Karimlan. Si Tino ay anak ko sa ibang lalaki. Sabi ni Papa Vic, anak ko daw si Tino sa pagkakasala. Pero si Papa Vic, Kuya Bono, ay hindi ko rin naman tunay na ama. Stepfather ko siya pero kinilala ko siyang ama dahil maliit pa ako nung magsama sila ng aking inang si Mona Lisa. Isinilang ko si Tino September 24, 2019. Kinabukasan ay pumanaw naman si Mama dahil sa matagal niya nang pinaglalaban ang karamdaman, breast cancer. Dahil dito, mas naniwala si Papa Vic na malas ang anak kong si Tino sa buhay namin. Hindi ko naman sobrang ikinatuwa ang pagkasakote ni Papa na sanhin ang kanyang pagkakakulong. Dahil sa totoo lang, kahit masakit siyang magsalita kung minsan ay siya ang provider ng pamilya. Kahit alam kong galing sa illegal at masama ang perang pinambubuhay niya sa amin. Dating Police Maynila si Papa Vic na nagkakaso lang kaya tinerminate noong bata pa ako. Noong wala na siya sa PNP, mas lalo namang rumakit sa maling paraan at pati ako, noong dalaga na ako ay dinamay niya sa kanyang maling gawain. At hindi na ako nakatanggi dahil ang dahilan niya kung bakit niya kailangan gawin yon ay para maipagamot sa Maynila si Mama. Hindi niya sinabi kay Mama ang ginawa niyang yon dahil makakasama daw kay Mama ang mag-alala. Kami lang ang nag-usap. Napilitan ako, wala na akong nagawa. Ang maling diskarte ni Papa Vic para magkapera lang talaga ang masasabi kong malaking kapintasan niya.
Hindi siya matyagang magbanat ng buto at ayaw niya ng maliit na kita. Marami siyang koneksyong matataas at mayayamang tao, pero hindi siya natulungan ng mga ito noong dakpin siya ng otoridad. Maluwag na ang pandemya noon at ako naman ay tapos ng college, kaya madali akong nakahanap ng trabaho sana, pero pinabalik na lang ako ni Ma'am Dorothy, boss ko sa dati kong trabaho na iniwan ko lang noong magbuntis ako. Si Kenry ang talagang kakilala ni Ma'am Dorothy. Malayong kamag-anak daw niya si Kenry. Si Kenry nga ang nagpasok sa akin doon at alam kong nagustuhan naman ako ni Ma'am Dorothy dahil minahal ko ang trabaho ko. Sa auditing ako nung una, pero inilipat ako sa payroll matapos madiskubre ni Ma'am Dorothy na nangungupit ang dating payroll manager niya. Maraming business si Ma'am Dorothy sa palengke, hardware, gasolinahan. 138 kami noon na total employee niya at isa ako sa pinakamalapit sa kanya, kaya naman naawa siya sa akin nung iwanan ako ni Kenry at hindi nito pinanugutan ng pinagbubuntis ko. Pagbubuntis na itinuring ni Papa Vic na immoral dahil may asawa na daw ako pero pumatol pa ako sa iba. At noong isilang ko ang bunga ng relasyon namin ni Kenry, pumanaw si Mama at yun, malas daw talaga ang bata na bunga ng pagkakasala. Sa bahay noong wala na si Mama at nakakulong na si Papa Vic, apat na lang kaming naiwan. Ako, anak kong si Tino, bunsong kapatid ko sa ina ni si Marcy, at si Pina na siya namang panganay na kapatid ko sa ina. Peter ang pangalan niya pero mas gusto niyang tawagin siyang Pita dahil bakla siya. Siya ang totoong natuwa nung makulong si Papa Vic dahil makakapagladlad na siya. Ayaw kasi ni Papa Vic na matuluyan siyang maging bakla. Sa totoo lang, nagrebelde si Pita dahil sa kahigpitan ni Papa Vic sa kanya. Huminto siya ng pag-aaral. Nasa bahay lang siya kapag nasa bahay si Papa Vic, pero kapag wala si Papa Vic, nasa labas siya. Ang gusto ko kay Pita, Kuya Bono, ay masipag siya sa mga gawaing bahay. Masinop pa. Yun nga lang, madiwara talaga at bibiglang niya ang maririnig mo habang nagtatrabaho siya. Noong makulong si Papa Vic ay 17 na si Pita, 27 naman ako. Si Jelly ay 14, si Karen ay 10 years old at si Marceli na bunso ay 7 years old noon. Sina Jelly at Karen ay kinupkop ng panganay na kapatid ni Papa Vic na nakapag-asawa ng taga Mountain Province noong magkasakit na si Mama. Kaya naman dalawa lang ang naiwan sa amin. Sina Marceli na bunso at ang panganay nga ni si Pita. Noong pumanaw si Mama, noon ko nakitang tunay siyang pinakamamahal ni Papa Vic. Madalas kong makita si Papa Vic noon na umiiyak ng nag-iisa. At kapag lasing, umaatungal sa pag-iyak habang sinasambit-sambit ang pangalan ni Mama. Hindi rin kami pinabayaan ni Papa Vic. Sinikap niyang bumangon at tanggapin ang pagkawala ni Mama. Pero ganun pa rin ang buhay ko noon sa poder ni Papa Vic. Wala akong pinag-iba sa isang bilanggo. Hindi ako nakakalabas ng bahay kapag hindi siya kasama. Sa mall, kapag magsisiyar ako, nakabantay siya sa pinto dahil natatakot siyang baka tumakas ako. Nakilala ko si Emerson, tawagin na lang natin siyang Emmer, bagong supervisor noon sa gasolinahang pagmamayari ng kumpanya ni Ma'am Dorothy. Halos ka-age ko si Emmer at makisig siyang binata, Kuya Bono, pero
May anak na rin daw siya sa dati niyang kasintahan. Baliktad sila ng ex kong si Kenry dahil si Kenry ang tumakas at nang iwan while ang dating nakasama ni Emmer ay siya ang nagsawa at nang iwan. Sumama daw sa ibang lalaki na mas may kaya. Hindi nagtagal Kuya Mono ay nagkamabutihan na kami ni Emmer. Maging si Ma'am Dorothy ay boto kay Emerson. Pero silang dalawa, si na Emmer at Ma'am Dorothy ay walang alam tungkol sa katotohanan ng may asawa na ako. Kasal na ako. At habang tumatagal noon ay lumalalim ang pag-iibigan namin ni Emerson. Mahusay siya sa kama, Kuya Bono, mapagmahal, malambing, romantiko. Responsable at kasalanan ko kung bakit nahulog muna ako ng lubos sa kanya bago ko nagawang aminin ang katotohanan ng may nagmamay-ari na sa akin. Walang kaso kay Emerson nang pagkakaroon ko na ng anak dahil may anak na nga rin siya, pero nung sabihin kong kasal na ako, yon ang bumagabag sa kanya. Paano yon? Paano ang relasyon natin? Illegal pala. Paano kita mapapakasalan? Mahal pa naman ang magpaanal ng kasal. Ito ang tanong niyang hindi ko nasagot. Alam mo, Kuya Bono, bilang pagpapatunay na talagang mahal ako ni Emmer, dalawang beses siyang dumalaw kay Papa Vic sa District Jail upang kausapin ito dahil gusto talaga niya akong pakasalan. Hindi niya ipinaalam sa akin ang pagpunta niya sa kulungan para makausap si Papa Vic. At gaya ng inaasahan ko, nagalit lang sa kanya si Papa Vic at binantaan pa na mapapahamak lang siya kung hindi pa niya ako hiwalayan. Masakit man, Kuya Bono, pero nakipagkalas ako kay Emmer matapos ko siyang awayan sa ginawa niyang pagpunta kay Papa Vic. Hindi ako nakipaghiwalay dahil nawala ang pag-ibig ko para sa kanya, kundi mahal ko lang siya at mahalaga siya sa akin, kaya ko siya kinalasan. Yung ginawa niyang pagkikita kay Papa Vic ay isang malaking pagkakamali. Dahil kahit nakakulong si Papa Vic ay alam kong konektado pa rin siya sa mga amo niya at mga galamay ng mga ito. At isang utos lang nito na itumba si Emmer, mangyayari ito. Ayaw ni Emmer ang makipaghiwalay. Mahal na mahal daw niya ako at kaya niyang ipusta ang buhay niya para sa akin, para sa relasyon namin. Ayaw akong mapahamak si Emmer. Ayaw ko rin gumulo ulit ang buhay ko, lalo na't may mga batang umaasa sa akin. Kaya ginamit ko ang utak ko at hinayaan kong masaktan ang puso ko, dahil alam kong maghihilom din naman yon. Kagaya ng kung paanong pinaghilom ng panahon ang sakit na dinulot sa akin ni Kenry noon. Pinili kong isalba si Emmer sa pamamagitan ng paglayo ko sa kanya. Umalis ako, Kuya Bono, para maiwasan si Emmer. Bitbit ko ang aking anak at dalawang kapatid sa ina. Nagtungo kami sa Bacolod City. Pinarentahan ko ang bahay namin. May kalakihan ito at sa totoo lang, Kuya Bono, ay sapat na ang renta para naman sa pangrenta namin sa apartment sa Bacolod City. Sa Bacolod ay nakapagtrabaho pa rin ako. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, may ganda at alindog ako, Kuya Bono, kahit may anak na ako.
May talino rin naman ako, lalo na sa pagsasalita ng English, kaya sa interview pa lang ay alam kong hindi na ako matatanggihan ng in-applyan ko. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay nanghinayang pa ako noon dahil sa Bacolod lang kami nagpunta. Sabi ko noon sa sarili ko, sana sa mas malayo na. Sana sa Maynila na lang upang sa ganun ay tuluyan na akong makapagbagong buhay. Makaahon mula sa bangungot na dulot ng pagkakamaling nagawa ng stepfather ko. At sa lugar na malayo ay makakapagsimula ako ng bagong kwento ng buhay ko. Kanya lang ay iniisip ko kasi ang bahay namin. Baka mapabayaan ng umuupa. At parang blessing in disguise din naman yata, Kuya Bono, na sa Bacolod lang kami nagpunta dahil nakilala ko ang isang lalaking hindi ko magawang ikumpara kina Kenry at Emmer. Siya si Mayo. At una pa lang, Kuya Bono, ay naramdaman ko na sa kanya yung katuparan ng hangarin kong makapagsimula ulit. Kay Mayo, naramdaman kong secure ako at malayo ako sa panganib. Bago ko pa isinakatuparan noon ang pag-alis ng La Carlota City, ay gumalaw na ako sa tulong ng internet. Nakapaghanap na ako ng apartment pati mga job vacancies na a-applyan ko pagdating ko ng Bacolod. Sa Villa Monte ako nakakuha ng apartment na reasonable ang presyo ng renta. Medyo luma na yung apartment pero maayos pa naman. Typical siyang apartment na may dalawang kwarto sa itaas, salas, dining room, kusina, banyo at laundry area naman sa ibaba. Limang pinto ang apartment na yon, pero that time ay dalawa lang ang bakante. Door 3 at door 5. Gusto ko sana yung door 5 dahil nasa dulo, pero sabi ni Ate Maymay na siyang katiwala ay marami daw sira ang door 5. Marami din ang dingding dahil ginawang canvas ng batang anak ng huling umupa. Walang choice kaya't yung gitna o door 3 ang napunta sa akin. Bakanteng lote ang nasa likod ng apartment, tabi ng laundry area. Pwede kang lumusot lang sa cyclone wire na bakod kung gusto mong tumambay sa ilalim ng mga puno sa bakanteng lote na yon. Gaya ng nakita kong ginawa ni Mayo isang hapon ng Linggo noon, at doon ko nga siya unang nakita. Nakahiga siya sa isang folding bed sa ilalim ng punong mangga. Wala siyang damit noon na pangitaas at ginawa niyang una ng dalawang braso niya, kaya ang natanaw ko noon ay ang matipunong dibdib niya at kilikiling maputi at hindi gaanong mabuho. Nagulat lang ako noon habang sinasabit ko ang batsa na ginamit ko sa paglalaba ay sumigaw ang kapatid kong si Pita. Kuya Mayo! Kuya Mayo! Bahagya akong nagtago noong bumangon si Mayo sabay tingin sa laundry area namin kung saan ako naroon, kung saan kami naroon ni Pita. Ayokong makita niya ako kaya ako nagtago. Pero lumabas din kaagad ako matapos kong marinig ang supladong sagot ni Mayo kay Pita. Huwag kang maingay dyan, bakla! Hindi mo ba nakikita ang nagpapahinga ako? Lumabas ako at sinadya kong titigan siya na masama. Hindi ko nagustuhan ang pagtawag niya kay Pita ng bakla na tanda ng kawalan niya ng respeto sa isang tao. Si Mayo at ang kaibigan niyang si Aris ang umupa sa door 5 noong 7 buwan na kami sa apartment namin. Nakasagutan ko pa nga noon ang isang helper ng hardware na nag-deliver noon ng mga materyales
sa pagpapagawa sa kisame ng door 5 dahil yung mga gypsum board ay sa tapat namin itinambak. Pinaglaruan ng kapatid kong si Marcelli, tinapaktapakan niya kaya't nadumihan. Nagalit ang helper sa kapatid ko pero siya ang pinagalitan ko. Nagkasagutan kami pero kalaunan ay dumating si Ate Maymay at yung helper ang kanyang sinisi. Hindi ako war freak, Kuya Bono. Malalim akong magtimpi at magpasensya kung ako ang inaagrabyado. Pero kapag kapatid ko ang binangga, ibang usapan na yon. After 2 weeks, isang umaga ng Linggo ay mga appliances, set ng sofa at mga kama naman ang diniliver ng All Home Bacolod. Nakaharang din ang malaking delivery truck sa harap ng gate ng apartment namin noong hapong lalabas kami para mag-grocery. Liban sa malaking truck na nag-deliver ay napansin ko rin ang dalawang magagarang sasakyan, isang Fortuner at isang Mustang, na noon ko lang nakitang nakaparada sa tabi ng apartment. Noon ay kagad kong naisip na mapera ang lilipat sa door 5. Pero at that time ay hindi ko pa sila kilala. At makaraan nga ng isang linggo, noong hapong iyon na inabot ako ng alas 3 ng hapon sa paglalaba, ay natanaw ko ang lalaking nakahiga sa folding bed sa ilalim ng puno sa bakanting lote. Tinawag siya ni Pita pero suplado at bastos ang pagsagot nito sa kapatid ko. Noon pa man ay napansin ko na rin kagad na wala siyang Visayan accent. Kaya't naisip kong dayo lang din siya at malamang ay galing siya ng Luzon. Sa loob ng kusina nung hapong yon, matapos ng pagsagot ni Mayo kay Pita ay napansin kong nakangiti pa rin ang kapatid ko. Pinagsabihan ko siya, "Huwag mo na ulit kinakausap ang lalaking yun, Pita. Wala siyang galang at napakalalaking tao pero suplado. Ikaw, piliin mo ngayong mga taong nilalapitan mo. Kahit bakla ka, may pangalan ka, at yun ang dapat niyang itawag sa'yo kung marunong siyang rumispeto." "Si Kuya Mayo ba, ate?" Nakangiti pa rin sagot ni Pita. "Yung lalaki sa likod, at wala akong pake sa pangalan niya." "Mayo nga, si Kuya Mayo. At hindi siya sublado, ate. Mabait siya at sa katunayan, sa kanya galing yung cheesecake na kinain mo kagabi." "Ay kahit pa. Ayokong tinatawag-tawag ka lang na bakla. Nababastusan ako sa ganun." "Hala ate, ganun lang kami ka-close. Ang tawag nga niya kay Marcelli, Algodoni. At kay Tino naman, Finoto ang tawag niya." "Finoto? Bakit Finoto ang tawag niya sa baby ko? At bakit nagpupunta ba sila dito? O kaya ang nagpupunta sa door 5? "Tinatawag nila kami pag may merienda sila. Siyempre nagpupunta naman kami. Mababait sila ate, ano ka ba? Eh bakit nga Finoto ang tawag niya sa anak ko? Ano bang ibig sabihin ng Finoto at ano bang dialect yun?" "Hindi ko alam. Basta relax ka lang. Mabubuti silang tao." "Oops, mali yan, Peter. Lagi kong sinasabi sa inyo na huwag kayong basta-basta nagtitiwala. Ilang araw pa lang mula nung lumipas sila dito. Hindi mo pa sila kilala. At ikaw, Peter, ha? Baka naman kumakarengkeng ka sa kanila. Ate, ka-age mo sila. At hindi ako nagkakagusto sa matanda. Matanda. Ako, matanda." "Eh bakit? Di ba 29 ka na? Isang taon na lang mawawala ka na sa kalintayo, kaya matanda ka na." Para akong kinurot sa tukso ng kapatid ko pero nakalusot pa rin naman ako sa sagot kong, "Eh ano naman kung matanda na ako, Peter? May anak naman na ako." Kaso ang mahadera kong kapatid ang sabi pa ay, "Hindi ka na mag-asawa, ate? Eh sabi mo matanda na ako, di ba? Ba't pa ako mag-asawa?" "Wala ding asawa si Kuya Mayo, ate. At sa totoo lang, bagay kayo." May bagyo noon, Kuya Bono, at araw pa ng bayaran ng umuupa sa bahay namin kaya kinailangan kong i-insert ang lumang SIM card ko para makontak ang tenant ng bahay. Matapos kong isalpak ang luma kong SIM card at buksan ang phone ay nagtunugan ang mga text messages at karamihan ay galing kay Emmer.
Isa sa mga text message niya ay, "Sino ka ba talaga? Bakit may mga naghahanap sa'yo? Binugbog pa ako." Isa lang yun sa maraming text ni Emmer at alam ko na yun, tama ang hinala ko sa maaaring gawin ni Papa Vic. Wala akong nireplyan sa mga text na yun, maging ang tanong niya kung nasaan ako. Noong mga panahong yun din ay nagsimula nang lumapit sa akin sina Mayo at Aris. Mag-best friends daw sila. Hindi kagwapuhan sa biglang tingin si Mayo. Malayong mas pogi sa kanya sina Emmer at Kenry, pero makinis na parang balat ng babae ang balat ni Mayo. Maganda ang katawan, yung tipong alagang gym pero hindi naman exaggerated ang laki ng mga muscles. Yung tipong parang pang male model lang ang hugis ng kanyang katawan. Kapag nag-i-effort si Mayo na makakwentuhan ako, ini-entertain ko naman, lalo na't nagkaroon na rin ako ng curiosity noon kung bakit madalas ay nasa bahay lang sila, nasa apartment lang sila, pero sagana sila sa pagkain. Maganda pa ang mga gamit nila sa apartment nila, samantalang ako ay nagkukumahog sa pagtatrabaho para lang mabakain ang mga kapatid ko at mabili ang mga pangangailangan nila. Ayon kay Mayo, may mga business daw sila ni Aris at may bukid din si Mayo sa Baguio City. That time ay malapit na nga daw ang anihan kaya mga ilang araw daw silang mawawala. Pinapasaka lang daw niya ang bukid niya sa kanilang mga katiwala sa Baguio City. Ini-invite nga niya kaagad ako noon na sumama sa farm niya. Maganda raw doon, romantic kapag gabi lalo na kapag bilog ang buwan. "Huwag na, Mayo." Mabilis kong sagot dahil sa pagkakadinig ko sa salitang romantic. "Bakit naman?" tanong niya, halatang nalungkot sa pagtanggi ko. "Bakit kasi kailangan romantic, Mayo?" balik tanong ko. Saglit siyang napatitig bago yung muko pero muli ding inangat ang kanyang mukha at ang sabi, "I like you, Gabby. This is why I'm trying to be close to you." "Bakit kailangan mo naman mag-English?" Pabarang sabi ko para lang mabawasan yung pagiging seryoso ng sitwasyon na hindi na talaga komportable sa akin lalo na dadalawa lang kami sa salas ng apartment namin nung gabing yun. Na may bagyo pa nga pero hindi naman gaanong malakas. At lahat ng kasama ko sa aming apartment ay naroon sa door 5. "Ganun daw pag in love, napapa-English." Katwiran niya na muli ko na namang nabara. "Oh, kanina lang like mo lang ako. Ngayon, in love ka na. Sa isang nanay ng katulad ko." "It doesn't matter, Gabby." Napabuntong hininga ako, tanda ng malapit ko ng pagkadala sa emosyon ni Mayo. "Kasal na rin ako, Mayo. Kaya, sige, kung hindi natin mapigilan to, go. Pero hanggang ganito lang tayo." "No, hindi ako papayag na ganito lang tayo, Gabby. Ayoko na may hangganan ang relasyon natin. Gagawin ko ang lahat. Mapakasalan lang kita." "Mahirap yan, Mayo. Saan mo naman hahanapin yung lalaking pinakasalan ko? At kung mahanap mo man, papayag kaya siyang mapawalang bisa yung kasal namin eh. Gumastos siya ng malaki kay Papa. At si Papa, hindi niya na kayang magbayad dahil nasa kulungan siya." "Gabby, hindi ako abogado pero masyadong halata yung mga grounds para mapawalang bisa ang kasal niyo. Una, binayaran ka para pakasalan ng lalaking yon. Pangalawa, iniwan ka at hindi niya ginampanan ang tungkulin niya bilang asawa mo. Lahat yun grounds para mapawalang bisa yung kasal niyo." "Mayo, linawin ko lang. Hindi ako ang binayaran. Stepfather ko ang kumubra ng pera para sa pagpapagamot ng mama ko. Mahal ko ang mama ko at gipit kami noon kaya napasubo na lang ako. Pero hindi kami nagkita ng lalaking
pinakasalan ko ni hindi ko alam ang totoong itsura niya. Eh paano kayo nakasal? Maraming kadikit si Papa ng mga abogado. Ganon din yung tatay ng lalaking pinakasalan ko. Dinalan lang nila ako ng papeles. Pinirmahan ko. Ganon din ang ginawa sa lalaki. Hindi kami nagkita. Walang seremonya o anuman. Dumating si Papa Vic makaraan ng ilang araw na dala niya na yung marriage certificate. Ganon lang ngayon. Kasal na ako at lihiti mo yung papel. Naputo lang seryosong usapan namin ni Mayo nung dumating ang mga bata galing sa Door 5 kasama si Aris na noon ay nagluto na naman kasi ng merienda. Alam kong kagaya ng mga naunang gabi ay sinadya nilang papuntahin ang mga kapatid ko at ang anak ko sa dulong apartment para masolo ako ni Mayo. Hinahayaan ko lang dahil nagkaroon na rin talaga ako ng tiwala noon kina Mayo at Aris. Pero nung gabing yon na matutulog na kami, nakahiga na ako sa tabi ng anak ko ay hindi ko mapigilang maalala ang ilang bahagi ng nakaraan na ewan ko kung bakit nagpaluha sa akin. Lalo na nung panahong sobrang mahal namin ni Kenry ang isa't isa at nung malaman kong kagagawan ni Papa Vic kung bakit ako iniwan ni Kenry. Nasasaktan ako kasi alam kong mahal naman ako ni Papa Vic. Mahalaga ako sa kanya pero natatakot siya sa taong nagbigay ng pera para magpakasal ako. Ginawa namin yon para kay Mama dahil mahal namin siya at oo, handa kaming gawin ang lahat noon para lang gumaling si Mama pero kalaunan ay nawala din siya. At ako, naroon pa rin, nagdudusa sa bunga ng binayarang kasal na yon. Dalawang mabubuting lalaki na ang nakarelasyon ko at ngayon, heto na naman si Mayo. At sa totoo lang, Kuya Bono, sa kanilang tatlo, parang si Mayo ang pinakamatimbang sa puso ko. At bahagi siya ng pagluha ko nung gabing yon dahil gaya ni na Kendry at Emmer, magiging bahagi lang din si Mayo sa love story kong ito. Hindi rin mangyayaring magiging kahalikan ko siya sa harap ng pare, saksi ang altar at maraming tao dahil noong gabing yun ay nakapag-desisyon na rin ako. Hindi ko siya sasagutin sa panliligaw niya at hindi siya magiging espesyal na bahagi ng love story ko. Tatlong araw makaraan ng bagyo, ininsert ko ulit ang lumang SIM card ko upang mag-follow up sa renta sa taong umuupa sa bahay namin. Pero halos mapuno ang inbox ko sa dami ng text niya na sobrang ikinagulat ko naman. Wala na raw sila sa bahay namin. Pinalayas na raw sila ng mga taong pinagkakautangan ni Papa Vic. At hindi na sila magbabayad ng renta dahil marami silang gamit ang naiwan sa bahay at hindi na nila nakuha. Nasa office na ako nung umagang yun. Nung mabasa ko ang lahat ng text messages na yun, kararating ko lang actually at istorbo talaga sa isipan ko noon ang bill sa kuryente na kailangan ko nang mabayaran dahil mapuputulan na kami. Kaya dapat akong makasingil ng renta sa bahay namin pero ganong balita ang bumulaga sa akin. Nung umagang yun, Kuya Bono, ay nagpaalam ako sa boss ko na absent na lang ako dahil kailangan kong pumunta ng district jail sa Bagu City para kausapin si Papa Vic. Oo, Kuya Bono, sa kanya ang bahay na yun. Pera niya ang pinagpatayo sa bahay na yun pero sayang naman kung basta-basta na lang aangkinin ng ibang tao. Umuwi muna ako noon sa apartment para magbilin sa mga kapatid ko. Nadatnan ko sina Mayo at Aris na kalaro ang mga kapatid ko sa salas namin at kandong-kandong pa ni Mayo ang anak ko. At huling-huli ko, Kuya Bono, na tinatawag niyang Finoto ang anak ko.
Sa masungit na tinig ay sinita ko siya at bakit tinatawag niyang Finoto ang anak ko. Nakangiti pa rin siyang sumagot sa akin ng, Martino Finoto, hindi mo ba kilala? Italian touring car champion siya. Isa sa mga idol ko. Hindi ko na siya pinansin, Kuya Bono, at diretso ako sa taas upang magbihis. At habang nagbibihis ako, Kuya Bono, ay napansin kong tahimik sila sa ibaba. Boses lang ng anak ko ang naririnig ko. Pagbaba ko, lahat sila ay nakatingin sa akin. Noon ko na binili ng mga kapatid ko. Napupunta nga ako ng Baguio City upang dalawin si Papa Vic for the first time. Nagpresenta si Mayo na samahan ako. May sasakyan sila ni Aris. Sa kanila yung kulay puting Fortuner at Mustang na parang sports car na nakikita kong nakaparada sa kalsadang katabi ng apartment. Doon lang sila nagpapark dahil hindi naman kasya ang kotse sa daanan sa harap ng apartment namin. Parang right of way lang kasi yung dinadaanan namin pagpasok ng gate at single na motor lang ang kasya. Habang nasa biyahe kami ni Mayo, katabi lang actually ng Bacolod ang Baguio City, Kuya Bono. Nasa isang oras lang ang biyahe. Pilit na pinapagaan ni Mayo ang loob ko habang nagmamaneho siya. Then bigla niyang naitanong ang ganito. Hindi mo ba inalam, Gabby, kung bakit pinakasalan ka lang ng lalaking nagbayad sa papa mo pero hindi naman siya nagpakita sa'yo? Ang totoo, Kuya Bono, alam ko ang kwentong yon pero hindi ko alam kung totoo kasi kay Papa Vic ko lang yon nalaman. Yung lalaking yon ay parang ako lang din na nagamit ng tatay niya para magkamal ng pera. Ang tatay ng lalaking yon at si Papa talaga ang nagkasundo para sa kasal na yon. Siya daw, yung matandang nakasundo ni Papa Vic ay anak ng mayaman pero nalustay niya na sa bisyo ang lahat ng kanyang minana sa tatay niya. Noong mahina na raw ang tatay niyang mayaman ay nalaman itong may mamanahin ang kanyang anak na 21 years old pa lang noon. Pero makukuha lang niya ang mana kapag nakapag-asawa na siya. Pero makukuha lang niya ang kanyang mana kung may asawa na siya. Kasal na legal. Ang anak niya ay nag-aaral pa lang noon at naroon itong mayroon itong girlfriend na mahal niya. Pero pumayag din siya sa kasal dahil sa kagustuhan ng papa niya na makasal na sa iba para makuha kagad nila ang mana. Ang problema lang daw noon ay hindi pa handa ang girlfriend niya sa ganong setup dahil bago pa lang daw sila magkarelasyon noon. Naghanap sila ng ibang babaeng pwede niyang mapakasalan at ako naman ang malas nilang nakuha. At dahil gipit kami dahil sa karamdaman ng aking ina noon, hindi ko na nagawang tumanggi. So nagawa ng kaibigan nilang abogado ang kasal, nagkaroon ng papel na legitimate. Dahil mapapansin daw ng matandang mayaman kung peke o lehitimo ang marriage contract kaya't ginawa talaga nilang legal ang papeles na ipinakita sa matanda. Pero hindi ako ang iniharap ng lalaking yon sa lolo niya, kundi yung totoong girlfriend niya. Na siya talaga niyang gustong pakasalan pagdating ng araw kapag handa na ang girlfriend niya na makasal. Pagkatapos kong magkwento kay Mayo, habang kami ay nasa biyahe, pero that time ay nasasakupan na kami ng Baguio City, napansin kong napakatahimik na niya na parang pinag-iisipan ng mabuti ang mga sasabihin niya kay Papa Vic. Alam kong maraming pera si Mayo, Kuya Bono, pero natatakot naman akong isipin na handa niyang lustayin ang lahat ng ipon niya para lang mabayaran ang utang ni Papa sa tatay ng lalaking pinakasalan ko para lang kami naman ni Mayo ang magpakasal. Pagpasok namin sa pintuan ng kulungan, matapos ang check-up ng gwardiya at pagpirma sa logbook ay lumakad na kami sa isang pasilyo.
Bahagi akong nagulat nung hawakan ni Mayo ang kamay ko. Napatigil ako sa paghakbang dahil naramdaman kong parang hinila niya ang palad ko. At siya ay humarap sa akin at kinuha pa ang isang kamay ko. Titig ang mga mata niya sa mga mata ko at sinabing, "Gabi, gusto kong malaman mo na sa sandaling panahon ay minahal na kita at nakahanda akong gawin ang lahat para mahalin mo rin ako." "Okay na sana, Kuya Bono, kaya lang ay napangiti siya." "Sorry, hindi ako magaling mag-Tagalog. Sasabihin mo naman kasing hindi ako seryoso pag nag-English ako." Ako ang hindi ngumiti dahil sa totoo lang ay kabado ako kasi first time kong mapasok sa kulungan at first time kong madalaw ang taong tumayong ama ko. Nagpakaama naman sa akin pero ipinahamak ako dahil sa isang maling gawain niya. "Ano ba kasing gagawin mo, Mayo? Anong sasabihin mo sa Papa Vic ko?" "Hindi mo kailangan magsalita. Ako makikipag-uusap sa kanya." "Hindi pwedeng hindi ako magsalita. Pero bahala na. Basta gusto ko lang marinig sa'yo, Gabi. Hahawak ka ba sa kamay ko hanggang dulo? Kung sisimulan ko to, wala nang atrasan at sa huli, gusto ko na tayo ang magpakasal. Sagutin mo ako, sumasang-ayon ka ba?" Tumango ako, Kuya Bono, bilang tugon. "Mahal mo na rin ba ako, Gabi?" Ito ang sumunod niyang tanong. "Oo. Oo, Mayo, mahal na rin kita." Sagot ko. Noon ay nilapit niya ang kanyang mukha at hinagkan ako sa noo sabay sambit ng, "Mahal na mahal kita. At wala na akong ibang pangarap ngayon kundi ang habang buhay na makasama ka." Sa visiting area ng kulungan, Kuya Bono, ay parang restaurant na may mga mesa. May isang bisitang maingay, iyak nang iyak habang kausap niyang asawa siguro niya. Dahil ano pang pinili namin ni Mayo ang mesa na nasa dulo. Pero doon ay may gwardyang nakatayo na daig pa ang gwardya ni Jose Rizal sa luneta ang pagkakatayo dahil pintuan ang nasa tabi niya. Pintuan kung saan lalabas ang preso na may bisita. At doon sa pintuan yun lumabas si Papa Vic. Pero saglit lang siyang tumingin sa akin. Sa kasama ko siya napatitig at halatang nagulat siya. Nanlaki ang kanyang mga matang noon ay kitang-kita dahil wala siyang buhok. Kalbo siya. Kalbong makinis na akala mo sisentensyahan ng silya elektrika. Nagulat din ako dahil sa pagkagulat niyang makita si Mayo. Napatingin naman ako kay Mayo at nakita kong nakatitig din siya kay Papa. "Padong?" Narinig kong bungad ni Papa Vic na tila labis ang pagtataka. Pero hindi niya itinuloy ang sasabihin niya. Para siyang nanginginig at isinalpak ang puwit sa upuan. Pabagsak din ang mga nakaposas na braso niya sa mesa pero agad nitong dinahop ang mga kamay ni Mayo na walang alis ang titig sa mata ng boyfriend ko. Oo, boyfriend ko na siya noon dahil sa pasilyo nga ng kulungan ay nasabi ko na rin mahal na mahal ko siya. Pero labis ang pagtataka ko kung bakit at paanong magkakilala sina Papa Vic at Mayo. "Inanap ko po siya at natagpuan ko." Narinig kong sabi ni Mayo kay Papa Vic. Noon ay sa akin sumulyap si Papa Vic. Saglit lang. At inilipat ulit ang tingin kay Mayo. Then balik ulit sa akin bago nagtanong ng, "Nagsasama na ba kayo bilang mag-asawa?" "Hindi pa po." Kalmadong sagot ni Mayo. "Magkapit bahay pa lang kami pero
Sinagot na niya ako kanina, diyan sa pasilyo. Anak, kumusta mga kapatid mo? Bakit ngayon mo lang ako dinalaw? Noon ay umagos na ang mga luha ni Papa Veg. Pero nalilito ang isip ko noon kaya hindi ko siya sinagot ng ayon sa tanong niya. Sa halip ay, Papa, kilala mo si Mayo? Mabilis na tango ang una niyang sagot at saka sinundan ng, gabi na anak, siya si Simeon, yung pinakasalan mo nung 18 years old ka. Siya ang asama mo. Pagka-graduate daw ni Mayo or Simeon, ay nagsama na rin sila ng girlfriend niya. 5 taon din daw silang nagsama pero naging issue na rin ang kasal na sinabakan ni Mayo noon kaya kalaunan ay iniwan din siya ng girlfriend niya kahit na may anak na sila. Eventually, kami nga ni Mayo ang muling nagpakasal sa simbahan naman. Maayos ang kasal na yon. At sa ngayon ay dito kami nakatira sa totoong bahay niya sa bayan ng Palupandan, Negros Occidental. Dito ay mas malawak ang lupain ni Mayo. Dito kami naglalagi at si Aris ang naiwan sa Bacolod upang direktang maasikaso ang mga negosyo ng asawa ko. Nalaman ko ding tauhan lang ni Mayo si Aris. Tauhan slash best friend na sobrang pinagkakatiwalaan. September 28, 2023 nung ikasal kami sa simbahan Kuya Bono kaya nitong paparating na September 28, 2024 ay unang anniversary ng totoong kasal namin. At sana'y mabasa mo ang aking kwento before or sa mismong araw na yon. Noong kasal namin ay may sorpresang mensahe sa akin si Mayo na sinulat niya sa isang pirasong papel at binasa sa mic noong mismong seremonya ng aming kasal sa harap ng pare at sa harap ng mga taong naroon. Mahaba ang mensahe niyang iyon pero ilang linya na lang ang isa-share ko sa inyo. Isa na ito. Noong pumirma ko sa papeles, noong 21 years old ako, I know it was wrong dahil may ibang mahal noon ng puso ko at ang kasal na yon ay kinasusuklaman ko. Sino makakapagsabing darating ang araw na ito na ang pagkakamaling yun pala ay papangarapin kong sana ay maging tama at totoo. Gabi na hinahanap kita sa tulong din ng marami pang ibang tao. Wala lang. Parang gusto ko lang makaahon noon sa matinding lungkot dahil sa pag-iwan sa akin ng babaeng una kong minahal at pinagkatiwalaan. Ang tagal din ako nalungkot hanggang sa naisipan kong hanapin ka. Gusto lang kitang makita, pero hindi ako umaasa na magugustuhan kita. Natagpuan kita pero hindi ka agad ako nagpakilala dahil gusto muna kita makilala ng lubusan. Pero unang araw pa lang natin magkapit-bahay ay parang gusto ko nang lumipat sa apartment mo or hilain kita sa apartment ko at sasabihin kong, "Oy, dito ka. Asawa kita kahit magsama tayo." Kaso, natakot ako. Natakot ako dahil habang tumatagal, habang mas lubos kitang nakikilala, naging problema na sa akin kung paano ko sasabihin ako yung pinakasalan mo noon na nagbayad ng pera sa'yo. Natatakot akong layuan mo ako at sumbatan, kamuhian
at dudulog ka sa korte para mapawalang bisa yung kasal na yun. Napuno ng takot ang puso ko, Gabi, dahil hindi ko inaasahang baka mamahalin kita ng ganito. Kung alam ko lang sana na ganitong klaseng babae ka, sana noon pa kita hinanap. Pero napakabuti pa rin ng Diyos dahil heto tayo ngayon. Ikakasal na pareho ang tibok ng puso. Mahal na mahal kita, Gabi. At isang pangarap na natupad ang makasal sa isang babaeng kagaya mo. November ang kabuuanan ko o ng panganganak ko sa unang supling namin ni Mayo. Yung bahay namin sa La Carlota, gustong bawiin ni Mayo pero sabi ni Papa, hayaan na lang dahil kung makakalabas man siya ng kulungan ay ayaw niya nang umuwi doon dahil sa malulungkot na alaalang muli niyang mararamdaman kapag pumasok pa ulit siya doon. Nasa loob pa rin si Papa Vic pero maligaya na rin siya ngayon dahil alam niyang safe kami, ako at ng mga kapatid ko sa piling ng asawa ko. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y maging bahagi din ng paborito kong channel mo, ang DKB, itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Gabi na. Sa marahil ay napansin nyo, kung talagang tumututok kayong mabuti sa bawat kwento, mga kaabang, napansin nyo maaari yung kulang dito sa kwento ng kahugot nating si Gabina. Napansin ko kaagad nung malapit nang matapos yung kwento kasi parang there's something missing eh. Parang may nabibitin. So, minessage ko siya at tinanong ko, clarify ko lang, yung isang bagay na hindi naman pala niya sinasadyang ma-miss o ma-omit. Yung tanong ko kasi ay bakit gwinardyahan siya ng Papa Vic niya? Bakit hindi ito gumawa ng paraan, base sa kanyang kwento ha, para mapanindigan ni, what is the name of the boy again? Simeon. Si Gabina. Bakit gwardya lang ng gwardya? Parang bilanggo ang turing ni Papa Vic sa kanya. Ba't hindi siya gumagawa ng paraan? Yun yung tanong ko. And the answer was, noon palang iniwan din si Simeon o si Mayo ng kanyang pinakamamahal na girlfriend, ay sumama din yung loob niya at bliname na rin niya yung papa niya dahil sa kasal na yon. So, lumayo siya sa kanyang pamilya, tumayo sa kanyang sariling paa. Ginawa niyang progresibo ang kanyang sarili. At hanggang noon ay hindi na siya nag-reach out pa sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Kaya naman, missing in action talaga siya, hindi siya mahanap. Kaya naman, si Papa Vic ay sa abot ng kanyang makakaya, dahil sa takot niyang masingil, ay gusto niyang panatilihing single sana. O I mean, malayo sa ibang lalaki, itong si Gabina. So yun lang naman yung napansin kong mali. Yun yung nanatiling blanco sa isipan ko noon. So nasagot naman ni Gabina yung tanong kong yun. Na yun nga, wala talaga si Simeon noon. Hindi siya mahanap kasi nga sinadya niyang lumayo. Pero yun nga, since naghanap din talaga siya ng matagal ng panahon, matapos niya sigurong maisip na what if imit ko yung babaeng napakasalan ko. And then there's the love story na sa tingin ko ay nagustuhan niya rin, mga kahubot, kaabang, like I did. At sa'yo, kahugot, I mean, kaabang, na gabi na maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa ating programa. Thank you so much. Wala akong masasabing kung ano man, basta I really love your story and sana'y patuloy yan, yung smooth na relasyon ninyong mag-asawa. Okay? At ngayon sa ating mga shoutout, unahin natin sa Facebook. So magbabasa tayo sa Facebook, magbabasa din tayo
sa YouTube. Ano bang password nito? Iniram ko lang ito eh. Daryl? Ano na nga yung password mo? Yung password mo? Yung 6-1-3 po. Okay. Apat lang. Okay. Alright, ito na yung mga shoutout mula sa Facebook. A YouTube pala muna. Time heals all wounds, they say. Nice ending at nabuo ang family mo mula kay Jaime Rodriguez. Yung mga shoutout na nga lang ang tingnan natin. Kan Kanae, listening here from Nueva Vizcaya mula kay Ramdel. Okay. Shoutout from Biget, Kuya Bono, silent listener po mula kay EJ Alancio. Pa-shoutout po from San Carlos, Santa Marcela, Apaya mula naman kay Colleen Castillo. Shoutout to you. And tingin lang tayo ng shoutout. Pa-shoutout po Weng ng Hong Kong from Tumawini Isabela. Thank you, Weng. And parehas ta ng pugot. Francisco Gio. Where else? Mahirap talaga mag-shoutout dito sa YouTube sapagkat ang mga pangalan ay hindi ay yung handler o handles ninyo ang nagpapakita. Kuya Bono, pa shoutout po sana isa po sa kwento kung mabasa mo mula kay Erica Varado Cabiles. Pa shoutout Kuya Bono, sana mabasa mo din kwento ko, Erica. Ayun na nga. Shoutout listening from Honolulu, Hawaii mula kay Lester Kabakungan. Thank you. Ayun. So, dako na tayo sa Facebook. Well, shoutout po listener here in Madrid, Spain mula kay Marceline Tabios. Sa Facebook naman tayo mga kahugot. Mas marami dito at mas madali magbasa dito sapagkat yung mga pangalan nyo talaga nakalagay. Lilibet Balins at Sabado says, pa-shoutout Kuya Bono, always nakabang sa lahat ng channel mo. Thank you. Ganun kadali magbasa dito sa Facebook. Pa-shoutout Kuya Bono, Cray from Lasam. Anligay, pa-shoutout Kuya, always a banger here in Alhasa, Saudi Arabia. An Ignacio, shoutout to you. And shoutout din kay Adele John of Mabalacat, Pampanga. Shoutout to Jake Leones, Kusipag of Singapore. Pa-shoutout po, Kuya Bono, always nakikinig sa mga kwento mo from Santiago City, Cebala. Ako si Shetut. Cristel Iteng Sibaluca, shas pa-shoutout Kuya Bono, lagi nakaabang sa'yo. Thank you, Cristel. Dada, shoutout to you. Jen Baruga Mangulad, thank you, Kuya Bono. And pa-shoutout po, no problem. Jen Baruga Mangulad, shoutout to you. Chonalyn Mariam, pa-shoutout Kuya Bono, I'm listening here from Saudi. And pa-shoutout Kuya Bono, Marvi Dumangeg po. Maraming salamat, Marvi. And shoutout Kuya Bono from Sagada Mountain Province. It's Jeric Obinario Batista. Joy Agano Bantok, shoutout. Thank you so much from Cazon Isabela. And Angela Ligaya, pa-shoutout. No problem here in Alhasa, Saudi Arabia. Desi Manawit Antonio, shout out here in Labang, Ambagyo, Nueva Vizcaya. Shout out to you, Desi. And Mylene, shout out here in Amulong West. Thank you, Kuya Bono. God bless you too, Mylene. And Ancheta Navarro Jenny, shout out to you, OFW here in Taiwan from Kawayan City, Isabela. Christian Radana Prame, shout out po, watching from Kuwait. And Leslie Atorod Sanchez. Hi Kuya Bono, malapit na akong magtampo sa iyo. Lagi ako nagpapa-shoutout, di mo ako sinashoutout. But anyway, paki-shoutout sa kaibigan ko na si Jenny Grace Rama Kimada. Nandito rin sa Kuwait, ingat palagi. Ayun, tumahol na yung mga aso. Pasensya na mga kahugot. Cut muna natin. Tuloy natin ang shoutout matapos ng 5 minutong break dahil sa tahulan ng mga aso. Steve enjoyed the lyric full hand. Siya pa siya po sa lahat mga taga Gonzaga Cagayan. Always listening here in Canada. And ulitin nga natin yung pa-shoutout ni Leslie Aturod, si Jenny Grace Rama Kimbana.
nandito rin sa Kuwait mula kay Leslie Atorod Sanchez. Melanie Granel Simangan, Pasyado Guibono, Happy Teacher's Day sa lahat ng guro. Listening while cleaning OFW here in Riyadh, Saudi Arabia. Kai Kai, Pasyado Guibono from Bansalan Davao del Sur. And Nalignad Anel Sakuragi, shout out naman po, lagi po kami nag-aabang ng asawa ko. Maraming salamat. Zell Silverio, Pasyado Guibono sa baby ko na kapareho kong abangal sa mga upload mo. Baby Chris, I love you. Sweet Chini, Pasyado Guibono, Hasmin Galay na nasa Saudi Arabia, abangal sa lahat ng channel. Thanks a lot, Sweet Chini. Weng Libtang Hidjom Draman says, Pasyado Guibono sa aking mga kapamilya, Hidjom family at sa lahat na rin po ng kagaya kong abangers. Thank you. Pasensya na sa ingay ng mga aso, ha. Martes Basha Dumanas, shout out to you. Mary Kinomnga Pinartok, pa-shout out to you. Zoe Yong, shout out sa pinsan ko Jari Gay na nasa Saudi sa ating Gifted April. Ingat tayo lagi. Thank you sa pakikinig. Zoe Yong ng Malaysia. Cheryl Kusipag Bangayan Pasino, shout out to you dyan sa Hong Kong. And Akira, a banger here, Kuya Bono, di man madalas na nagpapashoutout pero avid listener mo po ako. Weng ng Hong Kong from Tumawini, Isabela. Maraming salamat, Yang. Emeline Edica Villoria, shout out to you. Chris May Tamayo, pa-shoutout po, always a banger sa story mo here in Al Baha, Saudi Arabia. Ayan, hindi mainit dyan, di ba? Denise Lian Santiago Balila, shout out to you. Shout out men Jen Jen Ita Bulanaw Tabuk Kalinga. And Sweetie Rose Cebetero Doctolero Kaligiran, shout out to you. Praise Kuya Bonilla, pa-shout Kuya Bono. Lahat ng mga taga Dolly Region 2, sana dalasan na ang pag-upload. O nga, actually, gustong-gusto kong madalas na upload kasi kapag marami kang upload, marami ka rin kita. Kaya lang, hindi natin kaya sapagkat pag i-edit pa lang ng mga email story, matagal nang gawin, re-record pa. At kapag umuulan, hindi tayo makapag-record sapagkat naririnig yung patak ng ulan. Gustong-gusto natin sana, no? Naghanap nga ako ng assistant mga assistant para sa ganun ay maging productive tayo, mas maraming upload para mas maraming kita. Kaso wala. And Jovelyn Medina, shout out, can't wait Kuya Bono, always a bangers here in Kuwait. Silent listener mo since CLS pa. Maraming salamat at binasag mo na ang katahimikan, Jovelyn Medina. Meron Jewel, pa-shout Kuya Bono, a bangers pa rin kahit minsan lang mag-comment, nagkikinig mula dito sa Japan. Arigato! Melanie Castro, hello Kuya Bono, always listening here in Montalban. Abangers lagi kami ni Javi. God bless po. Maraming salamat, Melanie and your husband. I'm waiting, Kuya Bono, kahit pa alas dos na ako matulog. Shoutout nga po, pinakamamahal kong boyfriend. Happy Boyfriend's Day, Lester Bautista Duque of Ilagan City, Isabela. Raymond Cadaba, shoutout to you. Kim Ordan, shoutout to you. Irene Castro, Potension RM. Pa-shoutout po sa pamilya ko dyan sa Ubong Solana, pamilya Potension, at dalawa kong anak sila Joy at Dominic, at sa asawa ko si Ronel Miguel dyan naman sa Bicol, Peña Blanca. It's Irene Castro of Saudi Arabia. And Daisy, this is the last one. Pa-shoutout po, Daisy Lynn Bidanya watching from Doha, Qatar. Thanks a lot, Daisy. At sa iyo, kahugot na gabi na or gabi, maraming salamat. God bless you. Thank you so much.